lahi. Nilalagay na yung mga Artiflex dito sa area na to, tapos na yung mga kahoy na ilagay na. Na-equipment ko na rin yung mga electrical wirings para sa LED light. So yun. Baliwalo siya na LED light. Ayan, kasalukuyang kinakabit yung Hardiflex. Ayan, mang. Magkakaroon tayo ng emergency exit doon. In case of fire, so merong pwedeng ano, lusutan. Pwedeng lusutan doon sa ano yun, sa slab doon tayo lulusot. Worst case scenario na naman yun. Ang ganda lang merong emergency exit para kung sakaling magkaroon ng fire, nilalabas ang lahat. Kapit na yung mga Hardiflex. So hopefully matatapos to ngayon. Ah, si Jonas. Jonas! Si Jonas, si Master Gary, ayun. Tinitira na yung ano. Slab sa gilid. Ayun, si Lito, saka si Tony. Ayun, si Amang. Nasa loko na naglalagaray. Okay, tingnan natin kung anong magiging karalabasan itong... Master Tilesetter Gary dito sa garahe. Pinapinalize niya na itong mga biga sa aking poste. So ito na lang yung balance dito sa garahe. Yung loob at labas nito. Hopefully matatapos to ngayon, Gary, no? Hopefully matatapos to ngayon. Ayan, tapos na ito. Dahan nyo na to. Kaya na lang ang balance. Sunod na rito yung tiles na. Ganun pa rin, kantong-kanto pa rin. Pag hinawakan mo yan, palambrade, sasugatan ka sa talim. Yan si Gary, the tile setter. Parilya ng ating poste. Ito yung extension na poste para sa ating gate. So yun yung parilya niya. Ito yung bakal niya para sa poste. Ang ginamit natin dyan is 4 na 12, 2 digis, tsaka stirrup yung nakapaikot. Yun yung poste ng ating gate. Magkakaroon kasi tayo ng extension ng garahe, kaya kailangan natin magtayo ng panibagong poste. Kaya pati yung ilaw natin, dyan na natin ililipat yung post lamp natin. Wait natin matapos. Yung sa kabila, ganun din. Nalagyan din nila ng parilya. Nice na lang.
pangalawang poste para sa extension ng ating garahe. Ito yung bakal niya. Bukas nakatayo na yung bukas nakatayo na raw to. Parin niya, okay na. Ayan yung parilya niya. Yung pinaka base niya. Twenty by thirty. Okay. Ang lapad. Ang laki niya. Ito 20 cm, ito 30 cm. So ito, D12. D12 ito. Bali, apat na D12 sa dalawang digits. Saka yung stirrup niya, digits. 20 cm yung gap niya. Ito yung kakabit na bakal para sa poste dun sa kabila. Dun. Kabila naman. Bale, ito yung mataas sa mga. Ito yung merong ano ng ano, yung entrance. Ito yung kakabitan natin ng poste nung ating extension na garahe. Inuuna mo yung poste. Tapos yun ng ano, yung flooring. Sasagad dyan hanggang dun sa taas. Natapos na yung poste na yon, tsaka itong flooring, susunod naman yun yung kabilang poste. Kailang, kailangan pang yung dagdagan yung bakal ng kabilang poste kasi kapos. Doon naman tayo maglalagay ng ating main entrance para sa Neko. So extend natin yon para sa supply ng ating circuit breaker. Balak nilang tapusin to ngayong araw na to. Para bukas, susunod na araw, yung tiles naman itong garahe ang gagawin. Ayan, nandun na sila ngayon sa kabila. Yun na yung bubuhusan nila. So, naka-standard pa rin tayo dito. Yung templada. Ating garahe. Kasulukuyan nilang nilalatag yung C-Parlins. Saka yung tubular. Ayan. Yung welding na ni Master Welder yung si Parlins. Ang gagamitin nating bubong dito long span din dito long span tatlong 12 feet tatlong 12 feet na long span ang gagamitin natin. Tapos yung gutter niya 3 or 4 din na mirror. So, yun na yung ating garage extension. Itong area ng garahe. Tulukon niyang tinatapos yung palitada. At sa ibabaw nito, magkakaroon tayo ng grills na 50 to 60 cm. Tapos dito naman sa area na to, patapos na rin yung palitada. Hanggang taas nakapalitada na
konting cemento na lang to, tapos pupuruhan na. Tapos dito sa bandang kanan, nandito si Jonas. Ito. Ito si Jonas, oh. Kakasilaw yung kanyang ano, araas. Si Joel naman ang tumitira. Ayan, nakapuro na, oh. Pinupuruhan na lang. Konting masilya na lang to. Ang kinis na, oh. Si Joel. So, yung tumira nung ating cob ceiling sa loob. Si Master Ceiling Cob. Ayan. Itong area na to, nalagyan na lang ng puro. Tapos na rin to. Tatapusin nila ito ngayon. Para bukas, doon na sila sa dirty kitchen. Ating bubong dito sa extension ng ating garahe. Nakakabit na yung stainless na gutter na mirror at yung electrical natin ngayon nakaabang na. Ito na yung bubong. Long span din tong pinakabit natin. Long span yan. Long span na 0.4. Ang balansin nito, spandril. Makakaroon tayo ng spandril dito. Ganun. Spandril yan. Punta ron. Buong na to may spandril. Tapos na to. Spandril ng ating extension. Ang kinabit na. Si Joel ang nagkabit. Kulay beige pa rin yung kinakabit natin. Yung kinakabit nila ngayon, ito yung capping. Ito yung capping na tinatawag. Kinakabit nito dun sa may gutter. Kaya dyan na may gutter. Yan yung capping. Pero ito, ito yung molding. Pag ganyan sa area, molding naman yung ginagamit. Ayan yung molding. Molding yan. Balance pa tayo nakalahati. Since Linggo ngayon, wala tayong mabili. Kaya ganito na lang muna tayo. To be continue. Susunod na mga araw. Si Joel pa rin magkakabit. O kaya si Amang. Kung napapansin nyo, mayroong butas yung spandril. Ang purpose nyan, yung sa init. Para labasan ng init yan. Para hindi mainit yung ano, yung pinakaloob ng ceiling. Yan ang pinaka-exhaust. Kahit dun sa taas, dun sa may first floor, lahat ng spandril natin doon, merong ganyan, may mga butas. Hindi may pwedeng walang ganyan kasi sobrang init yung loob ng kisame. Kaya kailangan may ganyan, may labasan. Tapos dun sa kabila, magkakaroon din doon ng, ano, ng spandril na may butas. Double purpose siya. Labasan ng init, tsaka design na rin. Ah, maganda naman tingnan. Oh. Yan ang purpose ng butas. Joel, Master Joel naman. Yung sa tiles naman, si Gary, kapatid niya yun. Yung alalay niya, si Tune.
Titingnan natin kung paano nila bubuuin itong ceiling ng ground floor. Ito to, oblight. Oblight ang ano to, style ng ceiling. So gagamit tayo ng metal paring, mga channel. Tapos wall angle, tsaka mga hardplex. So okay, yun muna sa ngayon. So check natin kung paano nila bubuuin to. Nakikapit na nila yung wall angle. Ayan, sa taas, paikot. Wall angle ng ating ceiling. Diretso yan hanggang doon sa dulo. Nakinat muna nila dyan. C-channel at metal paring. So yung nilalagyan na ng clip. So yun ang simulapan na yan, yung metal paring. Ito yung C-channel, itong ano. Yan. Mas tipid siya. Mas tipid gamitin kaysa sa kahoy. Malaking menos yan. Oo. Malaking menos yan. Malaking menos. Malaki ng budget kung malaking menos yan. Malaking menos. Malaki ng budget. Magandang gumamit dito. Madali pa ikabit. Ito pa. Halos patapos na yung ano nila. Yung mga support. Ano? Kunti na lang, ito na lang natitira ng... Yan, yung metal paring nila, kinakabit mo. Makabukas, matapos na nilang ikabit yung ano, yung mga supports na yan. Metal paring tsaka C-channel. Hanggang dito muna. Makakaroon ng tumbol dito. Natambol na nila dito. Paikot. Ganun. Tapos dito yung ating cob light. Sa gilid na yan, paikot din. Cob light. Ng ceiling sa ground floor. So, sila Joel pa rin at si Tony ang gumagawa. Kakabit pa rin sila ng metal paring at saka C-channel. So, ayan si Tony. At si Joel. Ayan si Lito. Sila ito kakabit ng pipe para sa cable. Nagsisilsil siya. So dito pa lang marami nang nagagawa. Pagkakabit ng ceiling dito sa ground floor. Ayan yung ginagawa niya ngayon. Nagkakabit siya ng metal paring. Si Master Joel pa rin ang nagkakabit. Inuna ninyo yung metal paring, sunod na yung C-channel, yung bracket nya sa gilid nakakabit na at
So lang yun sa ninyo. Bali day 4. Day 4 na nila ngayon. This is the kitchen. Open. Tight. Meron siyang tambol. Tambol siya sa gilid. May mga tambol dyan sa gilid. Paikot. Tapos meron tayong drop light dito. Saka cob light. May mga strip light tayo, paikot. So paikot lahat yung ating strip light. Ang pinipix na niya yung metal paring. Natin dito sa ating cove ceiling. Ayan, nagawa na nila yung lalagyan ng ating strip light. Saka yung mga LED light. Ayan, paikot. Ayan yung ating cove ceiling. Diyan sa mga nakadrop na yan, diyan natin lalagay yung ating strip light kaya yung LED light at down light. So yan, ginagawa nila, nilalagyan na nila ng hard deflex yung cove para may pwesto na natin yung ating mga ilaw. Hintayin natin matapos bago natin mailagay yung ating mga wire. Hintayin natin maipwesto ni ng kisame dito sa ground floor. Ginagawa na nila itong sa kitchen. Ayan, nabuo na yung kisame. Ang nilalagay na lang na balanse ay yung sa may cove. Yung wall angle niya. Ayan. Tapos ang balanse na lang yan. Yung mga hard effects. Si Gary pa rin ang, ano, si Joel pa rin ang gumagawa. So, hanggang Sabado, matatapos na to. Sasadsad na sa finish line. Pag natapos na ikabit yung lahat ng hard effects, pwede na natin ikabit yung ating mga LED light. Gagawin nila itong kisame. Ito na lang ang natitirang balanse na ginagawa nila. Itong area na lang nito. Gagawin, tapos na. Susunod na yung mga butas ng ilaw. Ito na kompleto na lahat. Mula rito hanggang doon.
yung cove natin, tapos na. Nakapaikot na yung cove. Lahat hardiplex kapit na rin dito sa area na to, nakakabit na rin lahat dito sa kitchen. Kitchen natin okay na rin, tapos na rin yung cove. Yung kisame sa gitna, balanse din ito yung mga ilaw. Na lang ang gagawin ni Master Gary, Master Joel, Cove Master. Yung kapatid na naman niya si Gary, yun naman yung tile setter, si Master Tile Setter. Siya naman, Master Cove Installer naman to, si Joel. So yan. Mga contractor din kasi itong mga to, kaya sisiw lang sa kanila itong mga ganitong trabaho. Ah, ganda oh. Ayan si Joel. Joel! Ah. Mga gustong magpagawa kay Joel, message lang. Ayan siya, gumawa niya, no? Meron pa siyang ibang alam na cove sa ceiling, hindi lang ito. Meron siyang sinasabi na isang style na L na gano'n na cove pa L, at meron din sa gitna na cove. So marami pa iba, no? Joel, no? Marami pa. Ayan, marami pang ibang style na gustong na alam niyang gawin. So ayan si Master Joel, the cove master. Hardiplex itong sagsan. So ito na yung huli. Hundred% lang naikabit lahat yung ating mga hardiplex. Tapos na rin yung cove. Yan ang kabuuan ng ating cove ceiling. Ang huli yung sagdan, ayun na. Alhamdulillah, tapos na ang ating ceiling dito sa ground floor. Araw din itong ginawa bago natapos, pero ang naging resulta ay maganda naman. Yan, pulidong-pulido ang pagkakagawa. Lalo na pag ito'y napinturahan pa, mas lalo itong gaganda. Yan na yung ating cove ceiling. Balanse na lang ito yung mga ilaw. Ilaw na lang ang kakabit ay strip light na LED light na down light. So, gagana na ito. Nakikita na natin yung ganda nito. Okay, yan muna sa ngayon. Sa sunod na vlog, yung mga ilaw na to. Sa terrace, nakikita nyo ngayon na ang ginagawa ni Joel, pinapinalize nyo na itong area na wala pang spandril. So lahat ng ceiling dito sa first floor, ito na lang area na walang spandril. So ngayon, tatapusin nyo to. Mga ilang piraso na lang tapos. So, yung pinipilis ni Amang,
yung biga dito sa terrace. So itong biga na pinipinis niya, ito yung kakapitan o pagkakapitan ng cupping ng spandrel. So dito sa area na to, meron tayong spandrel. So doon kakapit yung cupping. Kailangan ipinis para mayroong kapitan yung spandrel natin. Ang spandrel dito sa terrace, ito yung harap na ikabit na. So ngayon dito naman sila sa tagliran, sa gilid ng terrace. Kapit na dito sa area na to. Dun sa area na yon, malapit sa tapat ng master bedroom, kinakabit na nila ngayon. Kasalukuyang kinakabit.